Matapos ang 3 taong pagiging ambassador ng Estados Unidos sa China, napaulat ang planong resignation ni Terry Branstad. Kamakailan nagbabala ang Chinese Ministry of Foreign Affairs na magpapatupad ito ng kahalintulad na restrictions sa lahat ng American diplomats at consulate staff na nasa China bilang ganti sa ginagawa ring paghihigpit ng US sa Chinese embassy staff. Sa tweet ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo nitong Lunes, pinasalamatan nito si Branstad sa serbisyo sa bansa bilang kinatawan ng Estados Unidos sa People's Republic of China. Kinilala rin ng opisyal ang ambag nito sa pagpapaigting ng ugnayan ng dalawang bansa na mayroong aniyang pangmatagalang epekto sa pulisiya ng Estados Unidos sa Asia-Pacific kahit sa mga paparating na dekada. Gayunman, sa ilalim ng termino ni Branstad, nangyari ang mas matinding tariff war sa pagitan ng dalawang malalaking ekonomiya, gayon din ang mas maigting na tensyon sa usapin ng teknolohiya at national security. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.